Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Chito Kuyos. Andito ako ngayon sa Kuwait at sa lukuyang lockdown dito ngayon. Guys, ang topic nga pala nito natin ngayon is yung katanungan ko kung paano kaya ako makakakuha ng 1,000 subscriber at 4,000 watching hour. Parang napakarami naman yata nun. Parang hirap siguro nun. Kailangan ba talaga ganun karami? May mga napanood akong video itong mga nakaraang araw na may mga paraan sila, mga advice yung may mga advice yung mga vlogger kung paano ma-reach yung ganun karaming subscriber at watch hour. May isa na sabi niya, sub to sub. Kaya lang, nung una aminin ko, trinay ko yung sub to sub. Pero nung napanood ko yung isang video naman ng isang vlogger, sabi niya na is hindi okay yung sub to sub dahil kailangan mong maging sobrang ingat nun dahil maaring ma-spam yung mga video mo at masayang yung mga pinaghirapan mo, yung oras, yung pagod, mabaliwala lahat. At may isa naman na advice niya rin is yung i-post mo yung post ng iba tulad ko ano yung trending, yun ang i-post mo at mag-end comment ka. Pero hindi rin daw okay yun. Kasi nga, maaari kang ma-copyright nun. At itong kahapon lang, may pinanood ako ng isang video na napakaganda ng advice niya. Ang advice niya is, basta maging positive ka lang kung sakaling ikaw ay bagong vlogger, at nag-uumpisa pa lang. Sa totoo nga lang pala, gusto kong malaman nyo na yung subscriber ko is 32 pa lang. Kasi nga, 1 week pa lang akong nagbablog. So, advice niya na is i-enjoy mo yung ginagawa mo at huwag mong iisipin kung ilan na yung subscriber mo. Basta mag-post ka lang ng mag-post ng video, gumawa ka ng gumawa ng video. Kasi nga, ang YouTube, si mang YouTube is babayaran ka hindi naman sa dami ng subscriber mo, kundi sa mga views mo, kung gaano karami ang nanonood sa'yo. Kasi nga, tama nga naman, marami kang ang subscriber, pero nakakasiguro ka ba na yung mga subscriber mo is nanonood sa mga ginagawa mong videos? Interesado ba talaga sila sa ginagawa mong videos? Diba? Kaya naisip ko nga, no, mas maganda yung quality. At saka gusto kong maging fair. Kaya siguro yun ang dapat natin gawin na mga vlogger is maging honest tayo. At maging fair tayo sa lahat. Kasi naniniwala din ako na ang technology is ginawa siya sa kaparaanan na makakatulong sa lahat. Na mapabuti ang buhay ng isa't isa at makatulong sa ibang tao. Hindi ito upang upang manira, 'di ba? Hindi siya dapat gamitin sa ganun na makasira ng buhay ng iba o makapanglamang ng iba. Hindi ko naman sinasabi na ayoko namang magmalinis. Kasi sa umpisa talaga ginawa ko yung sub to sub na hindi nga ako nanonood eh, basta kiniklik ko lang yung sub. Pero nung napanood ko yung isang video, na dapat pala panoorin mo rin ng 3 to 4 minutes at saka kilalanin mo yung dapat mong mapanood para makilala mo yung taong gusto mong isubscribe. Kaya guys, yun na lang ang ma-advise ko sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga new vlogger dyan, na siguro mas i-enjoy natin yung ginagawa natin. Huwag natin masyadong isipin yung ilan na yung subscription natin o ilan na yung mga nag-views ng mga video natin. Basta't gawin lang natin yung the best natin na gumawa ng magagandang videos. At saka mas maganda yung natural, di ba? May originality. At saka isa pa, dapat siguro yung mga videos na gagawin natin is yung mapupulutan ng aral na makakatulong sa kapwa natin. At maishishare din nila sa ibang tao na meron din silang ibang matulungan. Hindi lang yung basta't magbibideo tayo na hindi naman talaga ito, hindi siya helpful
para sa buhay, sa ating pamumuhay. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat at sana ma-enlighten yung iba at makatulong ako sa ibang mga new vlogger. Basta yun lang guys, ano lang tayo, tuloy-tuloy lang at encourage natin ang bawat isa na i-enjoy lang natin kung anong ginagawa natin. Maraming salamat, bye-bye.